lagi kanyang hanap-hanapin at iisipin. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. So ngayon, ituturo ko sa inyo paano kayo laging hanap-hanapin ni Target. At syempre, hindi lang hanap-hanapin, kundi lagi kanyang iisipin. Ito ay napakabisang pamamaraan upang lagi kanyang maaalala. Hindi kanya makakalimutan kahit saan man ito magpunta, ay hindi siya magiging masaya dahil wala siyang ibang hinahanap kundi ikaw. Hindi siya magiging masaya kung hindi kanya makakasama. Yung tipong kahit naggaano pa man kasaya yung pupuntahan niya, ano man yung pupuntahan niyang parte, ay hindi pa rin siya magiging masaya kung wala ka sa tabi niya. Ito ay pwedeng gawin sa parehas ang kasarian. Parehas ang kasarian sa babae to babae and lalaki to lalaki. Siyempre sa ating partner na babae and lalaki. And pwede ito sa magkalapit at magka-LDR. So ganito ang mga materialis na ating dapat ihanda kapag gagawin natin ang ritual na ito. Ang dapat nating ihanda dito is kailangan mong maghanda ng garapon. So dapat yung garapon na ihanda natin ay ito ay babasagin. Babasagin dahil ito ay nagbibigay ng lakas. Ito ay nagbibigay ng energy sa ating gagawing ritual. Dahil kapag plastic ang inyong gagamitin, masisigurado ko sa inyo na wala itong energy. Kapag plastic kaya naman ay dapat babasagin ang ating gamitin. So, ayun, kahit na plastic yung kanyang, ano, kanyang takip, so wala namang problema. And, kailangan natin dito ng isang piraso ng bawang. Kailangan natin isang butil ng bawang. And, kailangan din natin dito ng papel. Siyempre, kailangan din natin dito ng panulat. So, kahit anong klaseng panulat ay pwede mong gamitin. So, ang importante, ito ay makapagsulat. Pwedeng ball pen, pwedeng pintel pen, lapis, color pen, at color pencil. Wala pong problema as long na ito ay makapagsulat lamang. Ngayon, pag nakapaghanda ka na ng inyong gagamitin, ay kailangan na ipokus mo ang inyong sarili. Ipokus po na kailangan ito ay kailangan na hindi kayo nagduda dahil sa ritual na ating ginagawa, dapat po talaga ay buo ang inyong tiwala. Dahil kapag nakapaggawa ka ng isang ritual, tapos nagduda ka, ay malabo itong gagana. Dapat po talaga ay buo ang inyong loob sa paggawa at buo po ang inyong tiwala. And syempre, higit sa lahat, ang inyong tiwala at paniniwala sa isang ritual. Ayun po, kapag ready na, and kailangan na mag-isa ka lang na gumawa nito at hindi mo ito dapat na ipagsasabi kahit kanino, and syempre, kahit na gumana na ito, bawal mo pa rin itong ipagsasabi. Ngayon, kapag ready ka na, ay pwede mo na itong simulan ang inyong dapat gawin. So, ang inyong gagawin dito sa papel. Sa papel, isulat mo lamang dito ng 3 beses yung pangalan at apelyido ni Target. So, pangalan, apelyido ni Target. Kapag naisulat mo na ng 3 beses yung pangalan at apelyido ni Target, ang isunod mo, isulat is hanap-hanapin. So, pagkasyahin nyo na lamang, hanap-hanapin at lagi mo akong isipin. So, pangalan, apelyido, hanap-hanapin at lagi mo akong isipin. So, 3 beses din po ang inyong pagsulat. So, ngayon kapag naisulat mo na ito, ang gagawin mo lamang ay ang butil ng bawang. So, hawakan mo lamang ito at sabihin mo lamang dito
natulungan ka niya na sa pamamagitan ito, ikaw ay tulungan niya na lagi kang hanapin at laging isipin ng inyong target. So, kailangan na sabihin mo ito na mula sa inyong puso, buo po ang inyong loob sa paghiling sa inyong ginawa. So, pagkatapos nun, think positive, iyong bawang mo ay ilagay mo lamang dito sa gitna ng papel at itupi mo lamang ito nang papunta po dapat sa inyo. Kahit ilang tupi, wala namang problema as long na yung bawang mo ay nasa loob ng papel. So, ngayon, kapag naipasok mo na dito, ang gagawin mo is ilagay mo lang din dito sa loob ng garapon yung inyong ginawa. So, ngayon, kapag naipasok mo na dito sa loob ng garapon, ang gagawin mo lamang ay idikit mo lamang ito dito sa inyong baba. Idikit nyo lamang dito at sabihin ninyo dito lahat ng gusto ninyong sabihin. Sabihin ninyo na kayo ay laging hanap-hanapin at syempre sambitin ninyo ang pangalan at apelyido ng inyong target at sambitin ninyo na hanapin kayo palagi, isipin, hindi siya magiging masaya, saan man siya magpunta, wala siyang ibang hangad na makasama kundi ikaw lamang. So, dapat ay lahat ay mga positive and maganda yung intention ninyo sa inyong ginawa. Dahil dito, kapag hindi maganda yung intention ninyo na ginawa ninyo ito, ay malabo ninyo ito mapapagana ang ritual. Dahil dito, ang ating ginawa ay para lamang sa lagi magkakaayos na relasyon. Ang hangad natin dito ay maging maayos ang takbo ng inyong relasyon. So, sa mga gumawa ng mga ritual ay normal lamang na minsan kayo ay naghabol, na kayo, imbis na kayo ang gumawa dahil mga baguhan kayo and hindi nyo pa makontrol yung sarili ninyo. And huwag kayong mag-alala dahil mawawala po yan. Ngayon, pagkatapos ninyong sabihin ay takpan nyo lamang ito at ilagay mo lamang ito kahit sa loob ng inyong cabinet or di kaya sa inyong altar or saan na pwede mo siyang itago na hindi makikita o malalaman ng ibang tao. Pagkatapos nun ay kunin mo lamang ito pagkatapos ng 3 araw. At ano ang gagawin sa laman? Itapon nyo na or di kaya ibaon ninyo sa lupa. Ang garapon, hugasan ninyo upang mabago ito and malakas yung energy niya sa next na ritual na gagawin mo na gagamit ka ng garapon. Gawin ito ng kahit anong araw at kahit anong oras as long na gustong gusto ninyo and pakiramdam ninyo na makakatulong ito sa inyo, din gawin ninyo ito. Huwag lamang laging mamadaliin ang mabilisang talab dahil ito ay gagana sa inyo basta't buo ang inyong tiwala at mula sa inyong puso ang paggawa. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.